Alright, magandang araw, magandang gabi mga ka-master. Welcome naman sa ating channel. Ayan. At ngayon ay meron tayong pag-uusapan na agimat na ito ay gawa sa panyo. Usually ay ang mga agimat ay pwede rin naman na ilagay sa mga tela. At isang ito na ang tinatawag na Archangel Habakus na panyo na agimat. So kung kayo ay meron ng ganito, is ating talakayin yan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, is please subscribe na. Okay, so atin niyang talakayin, panoorin natin to ng sabay-sabay. Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sangkap agimat Habakus Panyo, panagang panglupig at mga magical at matalinhagang ritual ng mga arkanghel na nakasulat sa Habakus Panyo. Mga ritual na nanggaling pa sa Librita Mahika naming mga babaylan unum at taglay ni... Ayan na, so kung narinig nyo mga kamaster, ito ay galing sa isang babaylan. Okay, so syempre tayong mga mayroong kaalaman sa mga spiritual. At syempre, yung mga kaibigan natin ng mga tingero is ginagawa din nila ang panggagamot. Okay, so ang babaylan ay isa sa mga dating mga pari o manggagamot ng mga sinaunang panahon. At syempre, itong mga latin na to ay malamang ginagamit na nila to nung unang panahon na siguro bago pa tayo sakupin ng mga Kastila o siguro na-colonial na tayo ng mga Kastila kasi ito ay mga hango din sa relihiyon ng Kristyanismo. So panoorin pa natin, let's go. Itong birtud at kung may para saan ito, may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang Panyo Habakus ay may maraming kakayahan at mga matalinhagang mahikang gamit na makakatulong oras sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Ang Panyo Habakus na ito ay puno ng mga sagradong ritual at basbas naming mga babaylan unum. Sinasagawa ang pagbasbas ng mga sagradong ritual sa isang banal na lugar, walang tao, para walang may makalasaw. Sa pagsagawa ng ritual upang ipatalab sa Habakus Panyo ang mahikang sagrado upang ito ay mas lalo pang lalakas kapag nasa tagna na ng kamay ng isang aura na makakuha sa Habakus Panyo na ito mga kagimat. Ang Habakus Panyo ay naimprinta ito mga kagimat at makadikit na pagprinta. Kung makikita natin sa Panyo Habakus, may nakatatak na logo ng isang arkanghel na may dalang sibat at inaapakan niya dito si Satanas mga kagimat. Ang logo na ito ay sumisimbolo mga kagimat ng panagang at panlupig na mahikagahong virtudis. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng panagang kung sa wika ng Tagalog? Panagang ang tawag namin na mga babaylan unum o kahit sa salita namin na karaya mga kagimat. Pero kung sa wikang Tagalog ay matawag ito na kalasag o dipinsa or shield naman sa wikang Ingles mga... So maliwanag na ito ay ginagamit sa pangontra sa mga bala o mga bagay na matatalim. Usually ganun din ang gamit ng isang agimat bukod sa pangagamot mga kamaster is... Yung mga, kung meron kang mga tangan nito is hindi ka tatablan ng talaga ng bala. Okay? So, yung mga puwersa na mga klaseng ganon is hindi ka tatablan. Kasi, syempre, alam naman natin na yung puwersa din ng kadiliman, isa rin yun na pwede itong maging pangontra. So, nakikita nyo naman si Archangel dito, yan, si Archangel San Miguel na tinatalo niya itong Satanas na nasa baba, no? So sinasaksak niya ng kanyang sibat. And sa baba nitong panyo na to, mga master, is napapansin ko na may mga ano siya, alibata, mga master, no?
So itong Sator Arepo Tenet Opera Rotas ay lagi itong nababasa natin sa mga lihim na karunungan sa mga booklet at syempre din sa lalo na sa mga ano sa mga atardar at sa mga tres pico, no? At ang pinaka Pinoy na Pinoy dito, mga master, is meron siyang alibata. Na yan po mga master ang sinaunang alpabetong Pilipino natin. So nilagay pa rin nila dito yung mga katutubo natin na mga paggamit ng alibata. Ah, kagimat? Ang panglupig naman na salita mga kagimat kung sa wikang Tagalog ay matawag ito na pangtalo, pangbagsak, pampasuko. Kung matanaw naman natin sa ibaba ng Habakus Panyo mga kagimat, may nakasulat na itim na mga litrang matalinhaga. Ang nakasulat na itim na litra na yan mga kagimat ay siyang pinakasusi ng Habakus Panyo. Ang tagsang litra na nakasulat ay may tagsang kahulugan. At kung dalubhasa ka sa mga sinangunang sulat ay mababasa mo yan ang kanyang kahulugan mga kagimat. Ang Habakus Panyo na ito ay available na sa shop sa Shopee mga kagimat sa Agimat 13JF. At kapag makakuha kayo nito mga kagimat ay may freebies kami na ginabigay ng mga babaylan unom, isang mutya at bracelet na isa din mga kagimat. Yung may gusto lamang mga kagimat sa sangkap agimat na ito na Habakus Panyo, available na po ito sa shop mga kagimat. Tungkol naman sa gamit ng Habakus Panyo ay may malakas ito na proteksyon at depensa laban sa mga masasamang elemento, mga demonyo, masasamang aurang tao at... Alright, so ito yung sinasabi ko kanina na ito ay magandang pangontra sa mga masasamang espiritu, masasamang mga elemento at syempre masasamang mga gawa. Okay, so iwas ka sa mga masasamang gawa, iwas ka sa mga tao na may nagbabalak sa iyo ng masama, ilalayo ka dito sa mga kapahamakan, mga kamaster, no? Itong Habakus Panyo. Well, ito ay sabi nga nila is nabibili ito sa Shopee. At bukod sa panyong ito, is mabisa rin to na gamit sa pangtangan ng mga kung ikaw ay lumalabas-labas at kailangan mo ng mga pang-protection, for example, ay kailangan mong bumiyahe, lalayo ka, kailangan mong maglakbay sa malayo at para maging matagumpay ang iyong paglakbay at hindi ka makapagtagpo ng masasama, is itong Habakus Panyo ang inyong kunin. So yun mga kamaster, no? Ang ating video ngayon na may tungkol sa Habakus Panyo. At kapag gusto niyo itong panoorin ng buo, ay ispunta niyo si Agimat 13JF. Yan. So, hindi ko na tatapusin yung video na ito. So, punta niyo na lang yung video niya para inyo po siyang mapanood ng buo. So, dito lang naman is akin lamang komento. At sa mga susunod nating mga video is atin niyang pag-aaralan. So, by the way, ako pala si Bert Portea and see you sa mga susunod na mga kwentuhan. Bye-bye!